magandang balita sa lahat ng mga Pilipino. Pangulong Duterte, patuloy na pinapalakas ang depensang pandigma ng Pilipinas. Inanunsyo na ang bagong deal ng Pilipinas sa ibang bansa. Paghahanda na talaga ng administrasyong kung sakaling tatagal pa ang kaguluhan na dulot ng Ukraine at Russia. Ano nga ba itong kagamitan na bagong bibilhin ng pamahalaan? Alamin ang buong detalye at panoorin ang buong video. Inanunsyo na nga ni Defense Secretary Delfin Lorenzana at Pangulong Rodrigo Duterte na kasado na ang deal sa India. Nakaset na ang pagbili ng armas sa India at kauna-unahang bansa ang Pilipinas sa bibili ng BrahMos na mas kilala bilang kagamitang pandigma sa himpapawid. Naglaan nga ang Administrasyong Duterte ng 2.5 bilyong pesos para sa bayan sa kagamitang ito. Base sa report, ang pagbili ng kagamitan ay naganap government-to-government deal. Ibig sabihin lang, walang nagpondo na private sector at pera talaga ng gobyerno ang ginamit dito. Noong kamakailan lang ay bumisita na nga ang matataas na opisyal ng Philippine Navy at personal na tinignan ang produksyon ng paggawa ng sinasabing kagamitan. Sinabi din ni Defense Secretary Lorenzana na parte ang pagbili ng BrahMo sa Armed Forces Modernization Program ng Administrasyong Duterte. Ang nasabing kagamitan ay dinevelop at ginawa ng bansang India at tinulungan sila ng Russia. Ang kagamitang bibilhin ng Pilipinas ay 3 beses na mas mabilis kaysa sa karaniwang armas sa himpapawid. Ito rin ang pinakamabilis na kagamitan ang naimbento sa buong mundo na pandigma sa himpapawid. Pwedeng-pwede itong gamitin pandepensa mapahimpapawid man, kalupaan o karagatan. Kaya nitong targetin ang kahit anong kalaban sa layong 290 kilometers. Pero kasalukuyan pa din itong pinapalakas ng India at Russia para mas maging malayo ang distansya na aabutin nito. Una nang pinaulat ni Secretary Lorenzana na kaya binili ng Pilipinas ang nasabing kagamitan sa New Delhi, India ay dahil may banta pa din ang China sa seguridad ng West Philippine Sea. Hindi pa din kasi nawawala sa isipan ni Pangulo Duterte na posible pa ding umatake ang China dahil sa tuloy-tuloy na lumalalang tensyon sa Ukraine at Russia. Patuloy nga si Pangulong Duterte sa pagpapalakas ng militar at armas kagamitan ng bansa. Kasalukuyan niyang may inaantay ang pamahalaan na bagong dagdag na armas pang depensa ng bansa. Nasa 36 pa na piraso na Black Hawk helicopter na galing sa Poland at 6 na offshore patrol vessel na galing sa Australia. Maganda nga ang programa ni Pangulong Duterte na pagbili ng mga armas sa pangkaguluhan dahil simula noong napatalsik sa pwesto si dating Pangulong Ferdinand Marcos, hindi na nabigyang pansin ang kagamitang pangdepensa ng bansa. Hiling ni Pangulong Duterte sa susunod na administrasyon, sana hanggang pagpalit nito ay pagtuunan ng pansin ang programa niya. Ikomento naman ang iyong palagay kung tama lang ang ginagawang hakbang ni Administrasyong Duterte sa depensa ng bansa.